Hello guys and welcome back to my channel and today's video, malapit na tayong lalapag sa Taiwan, Taipei and hinihintay na namin ang aming luggage and hindi na kami nahirapan sa immigration card. Nag-fill up na kami through website bago umalis and paglabas namin, bumili na rin kami ng SIM card 5GB para hindi kami mahirapan kahit saan kami magpunta. Ng signal, it cost 600 Taiwan dollars. And after that, nagpapalit muna kami kahit na isang lapad dito sa airport para may panggastos kami sa taxi. And dito na rin kumuha kami ng taxi, lalo na sa mga bago at hindi marunong sa mga tren. Talagang taxi yung kinuha namin para hindi kami mahirapan. And eto, kinagabihan, pumunta na kami dito sa Rauhi Night Market. Eto guys, dito kayo pumunta kasi lahat ng street food na andi dito. Ang aming hotel ay malapit lang dito at sumakay kami ng taxi for almost 10 minutes and ang binayaran namin is $165 sa taxi po yun guys. And dito, makikita mo ang dami nilang paninda. Pagdating kasi sa araw, etong itsura ng palengke ng night market na ito, ito maliwanag pa to siguro mga 5 around 6 a.m. Maliwanag pa siya kasi mainit po dito. So katulad ito sa Japan na medyo umuulan-ulan din, nakikita ninyo nasa gitna yung mga stall. Dito naman sa gilid, ito yung mga shopping center. Ayan ang night market nila dito. Maraming nanap lang namin yung money changer. Para ka nasa baklaran. Para ka nasa baklaran, pero ang kaibahan lang dito, ang daming street food. Ang dami. Pwede ka na mag ano dito. Ay, mga suklay. Ayan. Siyempre, China. China mga paninda. Para ka nga nasa baklaran ito or saan ba ito? Libertad? Parang nasa Libertad. Ayan, ganyan ang itsura nila. Pero nakakatuwa kasi ibang lugar. So, iba namang experience. Ayan, ang dami nito. Kain. Yan yung mabahong tofu. Mabaho itong tofu. At ang pagkain na ito ay isang sikat na pagkain dito sa Rauhi Night Market dahil sa kanyang kakaibang amoy. So marami pong kumakain dito. Ang in-order lamang namin ay good for one person pero naghati na lang kami kasi baka hindi kumakain gawa ng sabi is mabaho. At pero nung tinikman ko siya, oh my gosh, ang sarap niya guys. Bagay na bagay siya pang pulutan, pang merienda. And syempre dahil hapon ang kasama ko, may bit-bit kaming beer na binili pa namin sa convenience store dahil wala po silang paninda dito sa stall na mga alak. Puro juice ang kanilang mga iniinom dito. Napansin ko sa mga Taiwanese, pagka ganito, wala po silang alak. Kami lang yata ang umiinom dyan ng beer dahil ang kasama ko is hapon. Ang hapon kasi doon sa Japan, kahit yan, saan yan sila magpunta, mapasa loob man ng restaurant o sa labas man ng street market, may bit-bit po yan silang beer. Parang coke na po yan sa kanila. Parang gusto ko pa dyan magpa-order kay Busing ng another order ng tofu. Kaya lamang ang inisip ko, baka hindi ko na makain ang ibang food dahil busog na ako. So tiniis ko siya dahil nag-i-enjoy ako, ang daming food na pagpipilian. So pakunti-kunti lang kami bumili dyan, paisa-isa at hati-hati na lang kami para matikman namin lahat ng food na gusto naming kainin. Ah, karay mo yan, sorry doon. Karay so. Nakakatawa din, no? Pag ikaw nagtotourist sa ibang bansa, parang sa Japan, tinitingnan lang namin yung mga kumakain sa ganyan. Tapos kami ngayon nasa ibang bansa, so enjoy namin yung pagkain. How much? 250 won. Kanewa, durian. Fruta kainin ngayon. Dami pa rin, gabi na, night market. Kuko nandiyan matiyaro na. Ang dami nilang menu dito. Oh. Pili na lang yan ang mga presyo nila. Ang isang lapa dito, ang 1,000 yen, ang palit dito is nasa 2,000. So kalahati siya.
mas mababa lang ngayon ang palit kasi ang palit namin is nasa 1,800 lang. So ito yung pera nilang 500. Yan ang 500 nilang pera. Yun. So, wow! Dikay! Okay, sabi ya? Ayo, sabi. Kasama namin bukas pa. Kain tayo. Wow. Ang sarap. Ah, ang sarap. Oishi. Pero galing na kami sa jewelry shop. Pumili na ako ng, binila niya ako ng singsing. Nagaanap lang kami ng money changer, pero yung pinasukan namin, bilihan ng alahas. So ngayon, napabili tuloy siya. Napabili tuloy siya. Ito guys, ang itsura ng Rauhi Street Market. Yung sikat na street market, lalo na sa gabi, ang daming paninda. Yan, tinuturo ko dyan. Dyan kami pumasok kagabi. So ngayong tanghali, nandito kami kasi kukunin namin yung naalahas na binili namin. Kasi nga kahapon, hindi namin nabayaran kasi hindi namin dala yung card. So ngayon namin babalikan na down payment lang kami. Ang alahas nila dito is 24K gold. Balikan namin dito kasi kakain din kami ng pananghalian dito kasi galing kami doon kanina sa ano ba yung tawag doon, nahirapan ako sa pronunciation, Lounging Street Market. Ayun. So walang tubig doon, hindi kami nakainom. So dito kami kakain. Ang open ng restaurant dito guys is 11 AM. Kung kakain kayo ng pananghalian, itapat nyo ng 11 AM kasi kung mas maaga kayo, wala kayong makakainan. Pero may mga convenience store naman, McDonald's at saka Kentucky meron naman. Ayan, ang paligid niya, papasok kami doon ng mga. Ito yung itsura niya ng tanghali. Pagtanghali. Tingnan yung mga sarado. Ayan. Pero pag sa gabi, itong may linyang kulay puti na to sa gitna, dyan yung mga kainan. Nililipit din pala sa araw, ano? Pagpasok mo pa lang dito, ito na yung kainan eh. So ngayon mga sarado. Doon kami sa dulo, merong money changer doon. Sa punta kayo ito, pasok tayo nung arko. Tapos diretso lang kayo sa dulo noon. May arko din doon. Bago lumabas ng arko, may money changer siya. Malalaman nyo. May nakalagay naman money changer. Pero nasa loob siya ng jewelry shop. Ayan guys, dahil pumunta kami ng tanghali sa night market na yun kanina, is wala po talagang open ang mga restaurant. So, ang ginawa namin, bumalik kami sa hotel and naghanap kami ng makakainan. Buti na lang may nakita kami at dito kami napadpad ni Bossing. Kumain kami ng noodles. So, ayan, kahit tanghali, may beer pa rin siya kasi wala talaga silang inumin kahit nasa loob. Pero meron namang coke, unlike doon sa pinuntahan namin na wala talaga. Ayan, nandito na tayo guys sa Lowning Street Market, Street Market. Ito na siya kaninang tanghali, pumunta kami dito. So sarado, so sa gabi talaga siya nag-o-open. So yan yung mga foods nila. Ako lang mag-isa naglalakad. Mga stall. Tempura. Ayan, mga tempura. Ganito yung itsura niya. So, mas maliwanag ito lalo na pag sa gabi. Mga stall, street market. Yan. At ito naman po ang Lowning
night market. Malapit lang po ito sa aming hotel. Pasensya na kayo kung mali yung aking pronunciation. So katulad po sa Rauhin Night Market, wala po siya mga stall sa gitna. May mga crabs, kani, kani, ayun no. Yun. May mga fresh sa fresh. Ayan, mamimili pa lang. Tapos lulutuin na. Yun, nakita na natin. Konsensay daw. Naintindihan ko yung sinasabi. Ito pala kanina. Ito yung mga itsura niya sa gabi. Yun. Kanina, nung pumunta kami dito, wala ito, sarado ito. Dito nga kami bumili ng prutas kanina. Oh. Lemon. Kaso lang walang asin. Yan. So, yung tawag dito, yung dragon fruits na binili ko, sobrang laki. Iyon ang kinain ko bago ako umalis. Ayan, oh. Dito kami kumain kanina, guys, na walang tubig nung tanghali. Yan siya, yan. Yan, oh. At ito po yung video ko nung tanghali na kumain kami. Hello guys, good morning. Pag pumunta kayo dito sa Taipei, pupunta kayo ng Laoning Street Market. Sa tanghali, pupunta kayo at kakain kayo. Advice ko, huwag kayong kumain dito ng tanghali kasi kumain kami dito. Yung picture nila sa loob, yung menu nila, hindi pwede kasi panggabi lang. Meron silang menu na pang tanghali lang talaga. Hindi ka pwedeng mag-order ng gusto mo yung mga picture doon sa labas na may mga clams, may mga shrimp, na mga luto. Hindi, sa kanila pag tanghali, lang talaga pang tanghali, parang pang umaga sa atin ba. Noodles, ganun lang sa kanila, soup. Tapos, ang problema nito, nag-order na kami ng kakainin namin. Ang liliit lang ng serve nila, $35, Taiwan dollars. Then tapos, nag-order kami ng Coke kasi syempre kumakain ka na uuhaw ka. Wala din silang Coke. Tapos, humingi kami ng water. Wala rin water. Sa lahat ng napuntahan ko, ito yung first time ko na wala talaga sila. Kakain ka lang pero walang inumin. Kahit na water, wala. Bibili ka daw sa 7-Eleven, ganyan. O diba, nagulat ako na ganun pala dito. First time ko. Kahit saan, diba, kahit okay na, wala silang beer, wala silang tubig sa Coke sa tanghali. Pero tubig, wala. Magulat ka. Kaya ang advice ko sa inyo, mas better kumain na lang kayo sa huwag sa street, sa night market. Siguro sa ibang restaurant, pwede. Ayan. Hello guys, nandito ako ngayon sa labas. Bibili ako ng durian. Kasi gusto kong tikman yung durian kasi medyo mura-mura dito yung durian. Pero hindi ko siya pwedeng kainin sa loob ng room kasi mamamaho. So lumabas ako. Ako lang mag-isa kasi wala sila dito. May business meeting sila, naiwan ako. So habang wala sila, kainin ko yung gusto kong kainin. Grabe yung init dito guys. Hindi siya, tingnan nyo yung araw. Walang sikat ng araw na yung talagang sobrang init. Pero yung hangin, parang siya, init ng mga aircon, sasakyan. Iyan yung nararamdaman ko dito. Hindi siya hindi siya masilaw yung init. Pero yung hangin, sobrang masakit sa balat. Alam mo yun? Ang pangit sa pakiramdam. Ito. So yung isa niyan, 229 per kilo siguro. So hindi na lang ako bibili kasi hindi ko siya mauubos. And then, may nakita ako dito na sapak. Ito. 420. Nag-iisip ako kasi bala ko talaga durian yung bibilihin ko. Pero, tingnan mo naman yung mangga nila. Ang laki. So, 69. Siguro, ang naisip ko, mangga na lang siguro yung bibilihin ko. Nagbago, Nagbago. Iniisip ko kasi mangangamoy ako sa loob ng room. Kawawa naman sila. Bosing, mangangamoy ako sa loob ng room. So, ang gagawin ko siguro, luto na kaya itong avocado. Ay, hilaw pa yung avocado Ang sasarap ng mga prutas nila, guys. Oh, ang sasarap. Ang lalaki kasi talaga. O, yung avocado nila ang lalaki. Ito yung ang palaya na sinasabi ko, kulay white. Hindi ko alam kung anong lasa niyan, matamis. So, ito yung dragon fruits.
tawag dito. Mangga naman siguro tikman ko. Sobrang laki. Diyos ko, mabubusog na ako. Ito na yung pananghalian ko. Hindi ko alam ito or ito. Hindi ko alam kung magkano ito. Ang laki eh, sobra. So, I don't know. Isang piraso. Tingnan natin kung magkano yung presyo niyan. Magkano kaya yan? 278. So, 278. Ah, 93. Okay. 93 lang pala siya. Ito, natutuwa ako. Ang sarap kumuha ng sili. Nasa tabing daan lang. Dito tayo kasi sobrang init. Pag sa kalsada tayo dumaan. Hello guys, ito na. Ito na yung mangga. So pinapapa ko na siya dito sa room. Sobrang laki niya. At saka natikman ko na guys. Ang sarap. Ang tamis talaga. Oo, ang sarap. Hinihintay ko may mag-cleaning sa room kasi nga hingi ako ng towel tsaka ano, tissue. Ang tamis. Sobra. Tingin ko lang, mas matamis yung isa pa. Medyo mas mahal. Tingin ko mas matamis yun. Ito ang ano size niya. Never ako nakakain ng ganito. Sobrang laki ng mangga. Ito lang, mabubusog ka na eh. Ubusin ko na siya. Gambareya? Moreso. Sambia, gaya ko ni Jo Hachiga, ichibang ukiyan eh. Aka, aka. Nambuya? Nambuya rita, no? Juga. Juya? Juve. Aka niya ro? Ju. Ah, sato. Sibo. おお。はい、はい、はい、ジェボ。これはこれ。ショーメイズ。どこにいる?ちょっと待ってね。早くしてやの、ちゃんも。早くじゅ。ショーメイズ。ジュゲないもん。あ、あるある。ジュ。これやろ。ちょっと聞きますね。早くのちゃん。 哇,すごい。え、880。真的。え、好。来,我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 
Nila ko dara, mukiti tayo. Sugoy. Nalo siya. Ayan na yung pagkain namin. Kain muna tayo.